Hello, what's up mga sangkay? Pag-usapan po natin itong nangyari kay Aura. Ano nga ba na naman ito mga sangkay? Mukhang lalo pong tumitindi. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Magandang oras po sa inyong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah, maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. At syempre sa lahat po ng solid sangkay na palagi pong nagaantabay at narito lagi nag-aabang sa mga video, mga content na ginagawa natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, bago po tayo mag-start at simulan po itong usapan tungkol po sa masamang nangyari kay Aura, ito po muna. Paki-check po muna sa ibaba kung kayo na po ay nakapag-subscribe. At kung hindi pa, aba, ano pang hinihintay mo? Click the subscribe down below. Napakadali lamang po niyan. Tapos i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below. Click the bell and click all. Dahil nga po 1.09 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Talagang paangat po tayo ng paangat. So eto guys, pag-usapan po natin itong patungkol po sa nangyari kay Aura. Diyos mio marimar naman. Ito po ay pinag-uusapan ngayon. At eto guys, meron pong balita. Hindi po ito maganda. Hindi po ito nakakatuwa mga sangkay. Sabi po dito, aktor na si Aura Brighella sinampahan na ng kaso sa korte kaugnay sa gulo sa isang Makati bar. Ito na nga, bawing-bawi. Ay, asa na po yung mga artista dyan na mga nagtatanggol? Ito na. Ryan, bakit dalawang kaso na lamang ang naisampan nila sa korte? Mm-hmm. At ano ang paliwanag dito? Mm-hmm. Monica, sa paliwanag ng PNP Makati kanina, na-absorb na yung dalawa pang kaso. Ito yung alarm and scandal at direct assault doon sa isa pang kaso. Kaya dalawang kaso na lang ang isinampa. Dalawa. So may natitira pong kaso sa korte na po kasi ito ngayon, mga sangkay ha. So dalawang kaso na lang ang opisyal na isinampa. Ayan nga lang, pag sinabing opisyal na itong kaso eh lalo po itong titindi, mga sangkay. Masakit po ito sa ulo Sa kay Aura Brighella at sa kanyang mga kasamahan. Mm-hmm. So, malinaw, hindi lamang po kay Aura, kundi maging yung mga kasama niya, mga sangkay. Formal ng sinampahan ng kaso sa korte ang aktor na si MacNeil Aura Brighella at itong iba pa na kaniyang kasamahan dahil sa nangyaring gulo sa isang bar. Ilan daw, ilan? Maliban sa kanya? Itong iba pa. Tatlong iba pa. Aktor na si MacNeil Aura Brighella at itong iba pa. Ah, pito. Pitong iba pa, mga sangkay. So mayroon pang pitong sinampahan na kaniyang kasamahan dahil sa nangyaring gulo sa isang bar noong Huwebes sa poblasyon Makati City. Nako, masakit sa ulo ito, madam. Si Aura, sir. Masakit po ito sa ulo. Sir, ano, Sir Aura. Ayan kasi, alam nyo guys, wala naman kasi sanang problema. Kaya nga lang, nakita naman po natin na nag-amok po talaga eh. Mga sangkay, ano pong magagawa natin? For sure, ngayong wala na po siya, ngayong hindi na po siya nakainom, malamang, pinagsisisihan niya naman na siguro. Siguro lang, no, pinagsisisihan niya na po yung kanyang nangyari. Kaya nga lang, ang nangyari ay talaga, nangyari na, hindi na po natin mababago yan. Siguro, ang kailangan na lang gawin ni Aura ay gawin itong lesson sa kanyang buhay na hindi na po niya dapat ulitin. At tayo din, lalong-lalo po sa mga kabataan dyan, huwag niyo pong gagayahin ito, okay? Itong ganitong klaseng gawain. Mula sa original na 4 na kaso laban kay Brighella. 4 cases dapat nung una. Na physical injury, alarm and scandal, disobedience to authority at direct assault. So ang natitira, ilan na lang kaya? Ibinaba na ito sa kasong slight physical injury at simple disobedience to a person in authority. Ayun! Yung una na kaso ay sa ano to, mga sangkay? Sa galing po dito sa nabiktima, yung binuli, mga sangkay. Tapos itong hindi pagsunod po ate ito sa authority. Ito, pakinggan po natin. To a person in authority. Mm-hmm. Simple disobedience to a person in authority. Yun. Simple disobedience. Okay? Sa authorities natin. Simple disobedience. Disobedience pala. Obedience. Simple disobedience sa authorities po natin. Pulisan, mga sangkay. At
simple disobedience to a person in authority. Mm-hmm. Simple disobedience in a person in authority. Okay? So, ibig sabihin, mga naka-uniforme ang nagkaso dito. Grapple na ang kaso sa Metropolitan Trial Court Branch 66. Pero wala pang nakatakdang araw ng pagdinig sa kaso. Mm-hmm. Bukod sa complainant na nabugboga umano ng kampo ni Brigela, tayo din complainant ang dalawa pang pulis na nag-imbestiga sa kaso. Ang dalawang bouncer naman ng bar ang magiging witness sa kaso. Ako po! Ay, nako! Yung mismong nagtatrabaho po sa bar ang magiging witness. Eh, nakita naman po natin, gaya ng sinabi ko noong una, yung CCTV, di ba? Malinaw na malinaw yon. Yung CCTV na nagre-reklamo pong iba kasi daw walang audio, eh yung nag-i-explain nga po doon sa CCTV, maliban pa po sa klaro naman yung mga movement po doon ni Aura, mga sangkay, nag-i-explain po doon ay si ano, yung ano, tawag dito, isa sa mga staff ng bar na pinapaliwanag niya itong ginawa ni Madam Aura, no? Na talagang hindi maganda at wala pong hibuang nangyari, mga sangkay. So ngayon, ang magiging star witness ay dalawa sa mga nagtatrabaho mismo sa bar. Naisampa na ng TNT ang affidavit ng mga complainant at saksi, gayon din ang medical certificate sa korte. Malaking tulong din daw umuno sa kaso ang CCTV sa bar. Yun na nga, guys. Yun talaga ang pinakamalaking ano doon. Ito yung pinakamalaking advantage ng ano, ng mga yung mga complainant laban po kay Aura kasi may CCTV footage. Paano po nila ipapaliwanag 'yan maliban diyan mga sangkay? Mayroong mga witness na nandun. Okay? Yung ano pa lang, yung video pa lang na binubuli po yung matangkad na lalaki. Tapos sabay-sabay sila nila Aura kasama po yung mga barkada niya na pinagtatawanan at pilit na pinapatanggal yung pantalon, mga sangkay, yun pa lang isa na po yan sa malaking ebidensya ng ginagawa nila. Nagbigay ng linaw sa totoong nangyari sa bar. Admit naman sa prosecutor's office yung affidavit complaint ng ating complainant. Mm-hmm. And then witnesses, and then meron tayong bigay na mga CCTV footages. Mm-hmm. May mga CCTV. Marami yun. Sa rambol na yun na nangyari. Monica, muling nilinaw ng PNP na binigyan nila ng pagkakataon ng kampo ni Brigela upang magreklamo. Subalit, wala silang itinampang complaint laban sa kabilang grupo. O, diba? Yung mga ano kasi dyan, yung mga nagsasabing hindi na parang nasa butahin lang, kinampihan lang yung kabila. Eh, di ba? Ganito lang po kasimple. Kung talagang tama si Aura at totoo yung hipuan, dapat may nagreklamo. Kaso binigyan nga po ng PNP ng pagkakataon na magsampa, magfile. Di ba? Wala. Wala. So, totoo po yung sinabi ng nasa bar. Yung mga ano doon, yung mga staff na talagang wala pong nangyaring touch by touch. Di ba? So, paano yan? Sir Rafi Tulfo, baka naman i-content mo to, no? Baka lang naman kasi marami po ang nananawagan sa inyo. No, kasi nakaraan parang ang nangyari, parang lang naman, parang naipit doon yung pulis. Kasi parang mas naniniwala pa kay Aura kaysa sa mga kapulisan bago po lumabas yung CCTV. So ngayon, paano kaya to? Paano ang gagawin dito? Siyempre, yung kampo ni Aura, didepensa po dito mga sangkay. So, bahala na po sila sa korte. Kaya nga sinasabi natin na walang nangyari na ipuan dahil wala. Diba? Walang nangyari. Naman nagko-complain. O, wala namang nagko-complain. Mahirap din kasi. Halimbawa na lang, gawa-gawa ka ng kwento. Pwede namang yun eh. Pwede kang gumawa ng kwento. Ang tanong, kaya mo bang panindigan yan sa korte? Dahil doon na magigisa sa'yo mga matatalinong abogado at kapag nagsisinungaling ka, wala kang ebidensya, patay kang bata ka. In the first place, paano tayo magkaroon ng kwan? Eh, tinatanong nga natin yung side nila. Eh. O, sino magko-complain kasi... Wala, di ba?
baka sa side din ni party ni Aura is meron. Diba? Di wala naman. And then may dumating din na dalawang attorney. Hmm? So nandiyan na yung mag-assist po sa kanya. Ay, okay, mayroon pang dumating na dalawang lawyer na sana magiging kasama po kung mayroon po magko-complain. Kaso wala naman, sa panic po yan ni Aura, mga sangkay. In the first place, nung nangyari yung insidente na yan. Monica, noong Sabado nakalaya na si Brigel matapos sa payagan ng korte na magpiyansa ng 6,000 piso. Diyan po ng latest live. Okay guys, ano po ang inyong opinion tungkol po dito na nagpang-abot na po sa korte ito ngayon? Tingin nyo ba may papanalo pa po ni Aura itong ano? Itong problema na po niyang siya mismo ang naggawa? At sa tingin nyo ba, mga sangkay, mag-comment din kayo, manawagan kayo sa mga nagtanggol. Okay? I-comment nyo sa ibaba. May i-mention nyo ngayon yung mga artista, mga vlogger na nagtanggol nung una bago po yung lumabas yung CCTV. Just comment down below. And now I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Okay, napakadali lamang. Hanapin nyo ito sa YouTube. At kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone. Bye-bye.